Welcome back muli mga kabaryo sa ating Usapang Baboy. And kagaya po nung nasabi natin doon sa previous video natin, susundan po natin yung barako na ibinenta galing sa farm ni Sir Rodel. Pero ang problema po, hindi pa alam ni Sir Aldrin at ni Sir Nelson na bibisita tayo. Kaya ito po ay surprise visit. What? Sir Aldrin and Sir Nelson. Ayan. So, ito po yung kabuuan ng farm nila. Bali, iisang building pa lang po ito and nag-e-expand pa. Sa ngayon po, meron na silang 17 na inihin and ang operation po nila ay piglet production. So, hindi pa nga po sila makapag-fatteners kasi kulang pa nga po sila sa buildings. So, ito po ang kanilang mga biik. And ito po ay 10 lahat. So sa ngayon po meron silang isang inhen na nanganak. Ayan, so kinakapon po ito ngayon. And sumama nga po tayo kay Sir Jimmy sa pagbisita dito sa farm ni na Sir Aldrin and Sir Nelson. And ayan po si Sir Aldrin. Si Sir Jimmy po ulit ang magkakapon. And sa tingin po natin, itong si Sir Jimmy ay sobrang expert na dito na kahit nakapikit ay kaya na niya magkapon. Wow! Sugat-sugat nga lang po yung daliri. Biro lang po. So, eto po, panoorin natin ang pagkakapon ni Sir Jimmy. One slit castration pa rin po ang ginagawa ni Sir Jimmy dito. So ayan, sinusungkit niya yung itlog dun sa iisang butas lang na ginawa niya. So ayan, tapos na po. And para ma-disinfect, i-spray yan ng Combinex. Okay? So, dalaga ka na. So, dito po sa magkakapatid na mga biik, marami po ang lalaki kaya medyo matagal-tagal pa ang pagkakapon ni Sir Jimmy. So, habang nagkakapon sila, mag-tour na po tayo dito sa farm ni na Sir Aldrin and Sir Nelson. So, eto na po yung kanilang barako from Sir Rodel. Ang barako po na ito ay 5 months pa lang ang edad. So, hindi pa po natin siya pwedeng gamitin. Gagamitin po natin siya kapag siya po ay umidad na ng mga nasa 8 months and i-consider po natin na junior boar siya. So, ang mga junior boar po ay 8 months to 1 year old. So, pag may junior boar po tayo, ito po ay ginagamit lang once a week. Ano po? So, para maiwasan natin na ma-overuse siya. And kapag sila po ay lumampas na ng isang taon, so kinoconsider na po natin silang senior boar, kaya pwede na po nating taasan yung paggamit sa kanya. So pwede na po natin siyang gamitin 3 times a week or may pahinga 1 or 2 days kada gamit. Okay. And para naman po masiguro na maging maganda ang kalidad ng similya ng barakong ito, ito po ay papakainin na natin ng Mama Pro Developer. Kasi ang Mama Pro Developer po ay may mataas na vitamin E and selenium na tumutulong para pagandahin yung kalidad ng similya. And aside po doon, pwede rin tayo magbigay ng monthly Bexan SP and vitamin ADA with selenium. Okay! So mukhang okay naman daw po yung appetite nitong barako na ito. And ngayon po, kumustahin naman natin yung kanyang itlog. And ayan po, mukhang iniinda pa. Dahil kung matatandaan po natin, ito yung nangyari sa kanya. So, ina-expect din po talaga natin na itong first week ay for recovery niya. So, aside po dun sa harassment na nangyari sa kanya, talaga po mag-a-adjust siya dito sa kanyang bagong kulungan. And ayan nga po, nakikipagligawan na siya dun sa kabila. So, silipin lang natin ito. Ayan. So, ito naman po yung mga dry sows. Ayan. So, hindi pa po yan kayang sampahan ng ating barako. Masyado ng mataas ito. Pero pansin lang po natin ay may kapayatan itong mga dry sows dito sa farm. Ayan. So, medyo payat po siya. So, kailangan talaga nating dagdagan ang pakain nito. And then, meron pa po dong isa na inihin. And mukha po siyang nagsasunbaiting. Oh yeah. Okay, so dito naman po tayo. Ayan, so ito pa po yung ibang mga inahin dito sa farm.
And mapapansin po natin, medyo nandun siya sa side na may kapayatan itong mga inihin dito. Ano po? So, lalo na yun. Isang yun. Okay. So, ito po siguro yung kailangan nating ayusin dito. So, ito po, katulad nito, meron tayong tinatawag po na BCS. Ang BCS or Body Condition Scoring, ito po yung pag-score natin depende dun sa katawan ng ating inhin. So, ang number 1 po, ito yung pinakapayat at ang number 5 naman po, yung pinakamataba. Ang Ideal Body Condition Score or BCS po ay number 3. So, ito po yung kailangan natin na i-maintain na score ng katawan ng ating mga inhin. Ano po? So, ito po ay para masiguro natin na maging maganda lagi yung performance ng ating mga inhin. So, ayaw po natin na masyadong payat, ayaw din po natin ng masyadong mataba. Number 3 lang. Okay. And paano po natin malalaman na number 3 or nasa BCS 3 ang ating inhin? Kapain po natin yung kanyang mga buto at gulugod. Ano po? So, makakapalang natin ito kapag ito ay diniinan natin. So, may firm pressure. Ngayon po, kung hindi natin makapa na diniinanan natin yung kanilang gulugod, eh di ibig sabihin po, mataba siya. And kung hindi na po natin kailangang kapain at kita naman yung gulugod, ibig sabihin po ay sobrang payat niya. Ngayon po, kung titingnan natin itong mga inhin dito ni na Sir Aldrin and Sir Nelson, ito. So, makikita po natin na karamihan dito ay nasa BCS 2. Medyo manipis po ang katawan at yung iba po ay talagang kita yung gulugod. Ayan, so baka ito po ay nasa 1.5 pa. Oh no! Okay? So, importante po na ito yung aayusin natin dito sa farm. Medyo palalakihin po natin itong mga inhin para hindi naman po sila mabilis malosyang. Ayan, sobrang payat po. Ito pa. Okay, so ang aim po natin dito ay maging BCS 3 ang mga ito. And then, ito po, may GP rin si na Sir Nelson dito. Ito po ay galing rin sa isang local breeder farm dito sa Sariaya, Quezon. So, ito po yung Landrace. Ayan. So, medyo manipis po talaga ang katawan ng Landrace. And then, ito naman po yung GP Large White. Then, ang mga ito po ay na-breed na rin ng mga pure lines. So, ang production po ng mga ito ay F1. So, magdadagdag pa rin po si na Sir Nelson, Sir Aldrin ng mga inihin dito sa kanilang farm. Nice. Ayan. So, yan po ang mga inihin dito ni Sir Aldrin and Sir Nelson. So, lahat po yan ay may breed na rin na sumpit na. Kaya, hindi na po natin sila tuturukan ng vitamins. Para mapataba po sila, dadagdagan natin ang pagkain ng Mama Pro Developer. Ayan, so binigyan po muna natin ng pagkain itong pinakapayat na inihin. Siya lang po muna dahil baka po pag dinagdagan ko lahat ay mabilis maubos yung feeds. So sina Sir Aldrin na po ang bahala dun. So para po mapataba natin or mabalik natin sa magandang kondisyon itong ating mga inihin, ito po syempre ay nakasalalay sa tamang dami ng pagkain. Kaya sa ngayon po, ang pagkain nito ay papagawa po natin 2.5 kilos maghapon. Ayan, medyo may kapayatan siya talaga. So, kagaya po nung isang video na nagawa na rin natin tungkol sa tamang pagpapakain ng mga buntis na inhin, ang day 11 hanggang day 19 ng pagbubuntis ng ating inhin, ito po yung window kung kailan pwede pa nating ayusin yung katawan nila. So, dito po, ang gagawin po natin ay feed to condition. So, ibig sabihin po, nakadepende sa katawan ng ating inhin kung gaano karami yung kanilang kakainin. So, kung sila po ay payat, dadagdagan po natin. And kung sila po ay mataba, babawasan natin. So, basically po, ang average feed intake po nila sa panahon nito ay nasa 2.5 kilos. Ngayon, kung hindi po natin maayos yung katawan ng ating inhin sa panahon na ito, ito na rin po yung magiging katawan nila pag sila po ay nanganak. So, kung sila po ay mataba, mataba na sila mga anak. And kung sila po ay payat, payat na rin sila mga anak. And parehas po tayong may problema pag ganyan. Ngayon po, itong inhin ito at karamihan ng inhin dito sa farm, ang goal po natin ay from 1.5 na BCS, gawin po natin siyang 3 bago po siya manganak. Ngayon po, anong epekto ng payat na inhin pag siya ay nanganak? So, syempre po, katulad nitong inhin na ito,
Talaga pong very demanding sa kanilang katawan ang pagpapasuso. Kaya talaga pong ang tendency ay mga ngayayat ang ating inhin. So kung payat na po siya ng anak, mas mga ngayayat pa siya pagdating ng pagpapasuso. Ngayon, ano naman po ang problema sa masyadong matabang inhin na nanganak? Kapag na-overcondition po natin ang ating inhin, meron din pong tendency na hindi sila kumain or mag-off feed sila. Kasi nga po, sobrang taba na nila. Aside po doon sa pwedeng mahirapan silang manganak. So, iniiwasan din po natin ito para hindi malaki ang mawala sa kanyang timbang. Okay, so bakit naman po natin iniiwasan na mawala ng malaking timbang ang ating mga inhin habang sila yung nagpapasuso? So, ito po ay maglilid or magriresulta sa pagkawala din nila sa kondisyon. And kapag nawala na nga po sila sa kondisyon, sunod-sunod na po yung problema na maaari nating ma-encounter pag ganito. So, for example, kapag po masyadong nangyayat ang ating inihin, mas matagal po sila bago sila maglandi. And posible rin po na bumaba ang kanilang conception rate or hindi sila agad-agad mabuntis. And meron din pong tsansa na dun sa susunod nilang anakan ay mas kakaunti yung biik na mapuproduce nila. So yan po ay ilan lang sa maaaring maging resulta pag nawala sa kondisyon ng ating inhin. And kapag sobra nga po na wala sila sa kondisyon, posible rin na maagap silang malosyang at makal natin sila agad ng mas maagap. Sa mga commercial farms po, normally pinapaabot ng 6-7 anakan ang ating mga inhin bago sila ikal, ano po. Pero ang reality, ang ating mga inhin, ang average na parity lang talaga na itinatagal nila ay nasa 4 anakan lang. So ito po ay dahil na rin sa maraming dahilan. Pero yun nga po, kung hindi po natin sila na-develop na maayos at na-condition na maayos nung panahon ng dumalaga, nagbubuntis at nagpapasuso sila, ay baka po 1 o 2 anakan pa lang ay kailangan na po natin silang ikal kasi hindi na nga po sila naglalandi or talagang pangit na po yung ating mga inhin. Oh, no. So ayan po, and hopefully ay hindi madala sa pagbisita natin si Sir Aldrin at si Sir Nelson dahil plano po natin na mai-rehabilitate natin itong kanilang farm, lalo na yung kanilang mga inhin, para mas mapaganda pa yung performance nito and maging mas mabilis ang kanilang expansion ng kanilang farm. Okay, so before po tayo muli magtapos, shoutout na po sa ating mga kabaryo. Kaya shoutout na po kay Sir Michael Angel Ranze, Sir Daryl Casas, Mars Backyard Farming, Ma'am Irene Conje from Leyte, Sir Brester Soriano from Hokkaido, Japan, Sir Ray Vincent Malanog from Davao del Norte, mga kabaryo po natin from Zamboanga del Sur, si Sir Deken Lopez Bente, Johanniken TV, Florentino Farm, and ang kasamahan po natin na Figurolac Frontliner Long Hair TV from Camiguin. Ayan, so maraming salamat po sa panonood and sa lahat po ng ating mga kabaryo, maraming salamat po sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel and palagi po tayo mag-iingat. Isa pang baboy na may katuwaan, pampasaya ng Figurolac.